itong naging tanong bago tayo nag-break, no? Nais ko pong malaman, no? Nais kong itanong, kapag po merong same-sex attraction ng isang tao, ibig po ba sabihin ay gay na siya? Maraming salamat. So, okay, yan ang tanong ngayon, no? So, may attraction siya sa same gender, gay na ba siya? Oh, maraming ganito na may nararamdaman silang pagdanas ha, sa kapwa lalaki. Pero yes, hindi naman ina-act out. No? Either takot o nahihiya o ayaw nilang may skandalo. Ang gusto ng lipunan, isipin mo na gay ka. Mm. Yun ang sasabihin ng lipunan, na bakla yes, ka. Right. At gusto ng lipunan o ng kalaban ay isabuhay mo yun. Mm. Bakit mo i-identify ang sarili mo na gay porque na-attract ka? So, bali ang identity mo ay nakabase sa attraction mo sa sexualidad. So, in other words, hindi. It doesn't make you gay. Hindi pa rin nawawala na ikaw ay anak ng Diyos at yun ang identity mo. Para sa akin, yung whole acronym na LGBTQ+, etc. hanggang XYZ ay isang malaking kasinungalingan ng kalaban. Gusto ng kalaban na isipin mo na ikaw ay L. Yes. Alam mo yung mga batang nakausap ko? Sabi niya, I think I'm a B. I think I will try. See? Mm. Kasi pag sinubukan mo na, na naniwala ka, I think I'm a B, a bisexual, then I will try both sexes. Mm. Pag you think you are it, you believe it, yun na, you think you are it, you taste it. After you taste it, you like it. Mm. When you like it, you live it. When you live it, you are it. Yun ang gusto ng gawin ng kalaban sa'yo. Mm-hmm. In other words, homosexuality or all those other acronyms, it's an acquired taste. Mm. You acquire the taste for it. Mm-hmm. So, ang isa buhay mo ay yung buhay na plano sa'yo ng Diyos. Ang isa buhay mo, kung bata ka at nagtataka kung anong identity mo, ang isa buhay mo kung ano yung mas mga mahalagang bagay na plano sa'yo ng Diyos. At eventually, ang matutuklasan mo ay ang mas gusto niya ay magkaroon ka ng pamilya. Mas gusto niya magkaroon ka ng anak. Mas gusto ko niya ay magkaroon ka ng masayang buhay kasama yung asawa. Alam mo yung sinabi na ni Direk, totoo yun sa sarili kong buhay. Mm. Yung sexual preference na yun or attraction is an acquired taste. No? Mm. Kasi natatandaan ko bago ako mag 8 years old, na-attract ako sa girls. No? Pero later on, lalo na noong hindi namimit yung hunger ko for masculine love, which by the way is a legitimate desire, right. God-given, at in our growing up years, hindi yun eroticized. Yes. No? Hindi siya sexualized. Pero yes, nung naging adult na ako, adolescent, puberty, na hindi namimit yun in a healthy way, ay talagang the hormones kick in at na-inflame with lust, na-sexualize yun, na-acquire siya. Uh-uh. Pero it does not mean na I'm gay. Yes. It's just that that same-sex attraction is a signal of ng my mas longing for a masculine connection. Right. Or it could also mean, like totoo yung sa case ko, my envy of having masculine qualities na gusto ko sana sa akin pero nakikita ko sa ibang lalaki. Right. No, like, napansin ko, na-attract ako sa mga tall men kasi insecure ako with my own right. small height. Oh, no? Right. So, hindi po yung state right. ng ating identity. Yes. So, it does not make you gay. Yes. Kasi I think, ang isang challenge sa society natin ngayon, lalo na sa mga bata, you know, parang ang modern thinking is sinimplify masyado ang gay as being focused on the sex act or the attraction with this. Any sex act or attraction with the same sex, defined na yan. Gay, regardless. Parang ganun na kasimplified kasi ngayon ang pananaw natin. Kaya parang even those young kids who struggle, yun na ang kanilang narinig, which is, I guess, one reason why kids nowadays are more depressed. Kasi lalo na sa ating environment where you don't have parents, OFWs and all that, wala kang naririnig, nakikita, ito nang ito ang pumapasok sa isip mo, mas lalo kang
nagkakaroon ng confusion, nagkakaroon ng loneliness about who you really are, no? Mm. But I think we really have to come on strongly na that not does not define who the person is, yes. No? Unfortunately, ang laki-laki ng ating dapat gawin para tugunan ng ganyang issue at problema ngayon sa ating mga simbahan, no? In our families, really. And I think we're doing a big disservice sa mga bata na pag sinabi na, alam mo, feeling ko may attraction ako dito sa another boy. No, sundan mo yan. Huwag kang matakot. Exactly. Parang hindi acceptable na sabihin ngayon na you are more than your desire. Kasi sinong lalapitan niya? Sinong pupuntahan? Kanino sila titingin, di ba? If kids are so stuck with their cell phones, kung ano na lang nababasin, ako na lang naririnig, ano kung nakikita nila, yun sa kanilang nagiging katotohanan. Especially if parents do not live up to their roles as being the ones nurturing and rearing up their children. Pag wala na kasi ang boses na yun sa pamilya, talagang kawawa ang bata talaga.